ayaw mo bang maging director? Pakwento naman yung moment na yun. At paano mo na nalampasan? Kasi di ba po lahat naman tayo, every time may papasukan tayo ng isang bagay, kapag di ba natin na-experience yan, meron tayong doubt sa sarili natin na kaya ba natin, lalong-lalong na yung first day ko. Kasi nandun ako kapag gumagawa ko ng mga indie films ko, ng mga ibang pelikula, soap opera, nandun ako na parang nagbibigay ako suggestions, yan yan, ang ideas, ako nag-guide sa creative. Pero iba, kapag nakapatong na sa balikat mo lahat naman yun, na kumbaga parang pag nagkamali ka dyan, decision mo yan. Basta kami, kung anong nasa isip mo, anong vision mo, susundin namin yun. And then yun, ang mahirap pa sa akin, siguro dahil malakas ang loob ko eh. Saka yung gusto ko, ayoko yung, sabi nga nila, parang feeling ko kapag yung isang bagay ginawa ko ng madali at simple, parang hindi ako kontento. Eh, first day ko, big action eh, sa Divisoria eh. Yung kauna-unang araw ko, na parang, paano ka mag-shoot dito sa tasagitan ng totoong Divisoria? Eh bilang ako, kumbaga pa pinanganak ako sa indie. And at the same time, natuto ako sa mainstream. Happy ako. Kumbaga yung mga natutunan ko, gusto ko siyang ngayong ilabas. Kung ano yun, sabi ko, mangyayari yan. Wala. Lahat nila hindi naniniwala sa akin. Kasi sa gitna ng Divisoria, sa dami ng tao doon, paano ko mag-shoot doon? Eh ayoko ng setup, ayoko yung parang introduction yung bawang palengke, inayos, ganyan-ganyan. Sabi ko, mangyayari yan. Yun. Ginawa ko, lakas na ng loob, ginawa ko, tinuro ko sa kanila yung strategy kung paano gagawin. Kasi nga sabi ko nga, syempre, kay Brillante Mendoza ako galing. Na ang mindset namin is walang imposible. Dapat laging posible. Eh sabi ko, gusto ko makita totoo. Gusto ko pagkanood yung mga tao, nakikita nila totoo na hindi, alam mo, na dinaya o ina nila. Kaya yun, and then na-survive ko yun. And then after that, second day, kaya ko na naman pa to. Na-survive ko kasi natapos ko. And then, kaya yun, kaya sabi ko nga parang talaga ako lumusot sa butas na tarayin ko matapos yung pili. May mentor ka ba o may kinukonsulta ka ba every day as a director? Marami po eh, kasi kailangan ko talaga ng guidance eh. Sino? Kasi dati, lagi kami nag-uusap through text and sa phone. Lagi niya akong pinapangaralan, lalo lang sa mga technical side. Pagdating naman sa characterization, sa pag-ano ng character o sa mga ano, sa mga artista, si Direk Malu naman. Malu si Pidia. Okay. And then kapag sa mga fight scene, nandiyan lang sa Direk Toto Latifidad, si Direk Abel, saka si Tatay Bal. At syempre po, talagang pinaka nag-guide sa akin, overall, si Rito lang. Talagang sobrang ginag-guide niya po. Na, alam niyo po, hindi ko yun alam, pero gusto ko na i-share sa inyo na doon ko na-discover na napakabait po niyang tao. Saka yung anak na si Mark Labby. Kasi, ang sarap sa pakiramdam na may isang tao na hindi naman kami ganun magkakilala at nagkasama lang kami sa trabaho, sa proyekto ko, sa provinsyano, na ako pang lumapit sa kanya para humingi ng tulong, para masuporta niya sa provinsyano, kasi nga meron akong magandang konsepto. Alam niyo po, one time sinabi niya sa akin ganun, sabi niya, at least nandito pa ako. Malakas pa ako. Sabi niya, may time pa ako para ituro ko sa lahat ng mga nalalaman ko. Pa-share naman ang tinuro niya. Pa-share kahit isang idea. Kung napapansin niyo po sa provinsyano, di ba po, di ba makikita niyo para kayo nagbabalik tanaw sa mga action na namin doon. Kasi lahat po yun, ang gumagawa niya yun ng mga ano yun, ang nagpa-fight director sa akin ngayon, si Rito Lapi. Yung mga technique niya, yung mga strategy niya, lahat ng mga tamang ano niya,